Hello, hello, magandang ano, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Araw ng Miyerkules, no? So, ano namin ngayon is ano ba? Paano i-pronounce yung statutory holiday? Tama ba 'yon? Statutory holiday or statutory holiday? Ano ba talaga? Anything, anything is okay. Hi. Anything is okay. Statutory holiday. So, basta stat na lang, guys. Stat na lang. Okay, para hindi kami magkamali. So ngayon nga ay magfilinggera muna kaming mga ano, kami mga artista ganyan. So kasama ko nga sa si kasama ko nga si Tessa Haria. Take two. Okay. So kasama ko nga si Tessa Haria. Ayan. Syempre, kung yung artista, screen name niya lang yun, Tessa Haria. Pero ang totoong pala niya ay Melon Amoy. Melon Amoy. So, siya nga yung guest ko ngayon. Kunyari, di ba? Kunyari lang. Ayan. Kunyaring guest. So, ano pala? Dapat mag-hike kami ngayon. Kaso sarado yung daanan. So, walay. Walang nangyari. So, hindi kami natuloy. Ayan. Ayan nga, oh, nakapang-hike pa ako, di ba? So, ang ano natin ngayon is interviewin natin si Miss Tessa Haria about sa kanyang buhay-buhay. Ayan, kung paano nga ba siya pumunta dito sa Hong Kong. Ganon. Alright. Saglit lang. I am game. Game ka na ba? Okay, game na. So, syempre, mag-start muna tayo sa ano, guys. Mag-start muna tayo sa... Ayan. Anong uunahin natin sa work, sa love, sa family, or sa hobbies? Patay. Hindi, buhay pa yan. Buhay pa yan. Alright. Buhay pa yan. Okay. Okay, so... Siyempre, unahin natin ang... ang work muna niya, work. Ayan. Okay, ang work muna. Work. Okay, Tessa Haryang, so... Ang work mo ay... Dito kunyang. Sa Hong Kong. Kunyang. Okay. Yes. So, guys, ang kunyang ay yon. Yun na yon. Alam niyo na yon. Couscous Onidoro, couscous kung lahat ng mga couscous. So, ano nga pala yung ano, bilang isang kunyang, paano mo nagagampanan yung tungkulin mo as a kunyang sa araw-araw? Ano yun din? Paano mo nagagampanan? Nagagamban ko. In a way na magtrabaho ako. Oo, paano mo siya na, nakakaya, ganon? Oh, of course. Yeah. Nakakaya ko yun because motivation, persistence, ayun. English man yan. Tagalog lang. Kasi hindi ko maintindihan. Hindi mo lang ako marunong Tagalog. Huwag ka mapatay ko dyan. Motivation ko talaga is yung, of course, I motivate myself. Yun talaga. Kasi hindi ka naman, for me is, kailangan ko talaga yung sarili ko talaga yung i-motivate ko. Kasi may mga goals ako in life. Charot. So, yung family ko, of course, my daughter Justin Shine. Oh, bongga. Yan. Siya yan talaga. So, every time I wake up in the morning, yun talaga. So, magtrabaho ako. I need to be happy. I need to be this and that. All are positive. Para talaga magampanan. Okay. Yung... So, kailangan positive lang lagi. Yes. Wag lang positive sa COVID. Okay. Yes. Wag naman. At saka, alam mo yun, di ba, ilang taon ka na dito nga? It's 4 years. 4 years ka na dito. So, di ba, pang ilang amo mo na yun ngayon? Second. Second amo. So, ilang taon ka na sa mga? Mag 2 years. So, lahat ng experience mo dito lang sa Hong Kong, Baradang, ano yung pinaka, ano mo, yung pinaka mahirap na, experience na ano mo? Yeah. Yung parang hindi mo makalimutan na, ang hirap-hirap talaga, na naghirap ka talaga. Ganon. I think it's not about, experience. Yung una is yung unang employer ko. Kasi, ano siya, hindi siya sharing, hindi siya open. Madamot siya. In terms of food. Tapos, ano talaga siya, for example, parang ang nakita ko sa kanya is, this is my house. So, kung ano niya dapat dyan, is yun talaga. So, rule niya yun. May rule siya. Yeah. Oh, yes. Kasi bahay bawal. Ganito, bawal. So, madaming bawal. Madaming bawal.
count niya lahat ng eggs sa refrigerator. Oh my God! Yes! Parang parehas lang tayo. Yung cabbage, yung circle ng cabbage na yan, kailangan makain namin yun 6 times. So kung mag 3 times ubos na yan, ay nako, magwala yan. So, Ben, nagmamarket ka din? Yes. Dati, nagmamarket naman ako. Yun nga. Ay, ang pinaka ano ko sa market is, pinaka struggle ko dyan is yung maghingi ka ng resibo. Kasi minsan kasi, for example, you will just bought a little bit of ganito, ganyan. Tapos kailangan pa, na-experience ko talaga yan sa dati kong amo is, kailangan niya ako pabilhin na isang pirasong spring onion. Tapos sabi ko talaga sa market, resibo. I have a resibo. Hindi, sabi niya, so little, hindi ka pa. Tapos, ko, paano ko to sabihin sa kanya? Tapos, pag-uwi ko sa bahay, sinabihan ako ng lalaki na, next time, if those store don't give you a receipt, don't buy it again, don't go and buy again. Sabi ko sa isip ko, doon. Just $1, maano mo yun, maisip mo yun, just $1. Yeah. Iba na yung trato nila. Yes. Doon, yun talaga. Karamihan talaga sa kanila, no? Ganyan, no? So, alam nyo guys, mahirap talaga maging isang OFW, lalong-lalo na dito sa Hong Kong. Ayan, okay naman dito sa Hong Kong, no? Hong Kong, kasi pag narinig mo yung Hong Kong na bansa, yes, na sinasabi nila, wow, let's go, maganda dyan sa bansa na yan, ganyan. Pero guys, hindi nyo alam yung hirap na dinadanas namin dito. Yes. Ayun. Pero syempre, hindi naman namin sinasabi na lahat. Na lahat. Pero meron din mga bilang, yes, ganyan. Certain situation na ganun talaga. Or worse pa ng ganun. Yes. So, Baradang, pwedeng magbigay ka ng tips? Magbigay ka ng ang tawag nito? Doon sa mga papasok dito, yung mga gusto mo. Pwedeng magbigay ka ng para magka-adiya sila. Ganun. To all na pupunta dito sa Hong Kong is, talaga laman totoo, kahit saan pupunta is, talaga ang pag-abroad is isang talaga yan siya, sugal. So, whatever man nasa isip mo, for example, may family ka or wala, papunta ka sa ibang lugar, kailangan talaga na buo ang loob mo. Sa Bisaya pa is, hugot jud ang bakos. Kasi kailangan mo talaga yan. Hugot jud ang bakos. Oh, yes, kailangan okay mo talaga yan. Kasi kung mahina ka, sa dun ka pa sa Manila, sa mga ano mo doon, mga pinuntahan mo doon, mga doon sa mga training, grabe na yung mga training doon. Pagdating mo pa dito sa Hong Kong, hindi mo alam or wala kang malay kung ano ang family na maanuhan mo, ma-workan mo or ano dyan, mangyari dyan. So, totoo yan. Kailangan talagang be strong and always good talaga is, for me, isa lang talaga, yung nag-start ako na abroad is, yung nasa isip ko, hindi naman ako religious type of person talaga. Pero doon ko talaga na-realize na you need to hold on to God's promise talaga na kailangan mo talaga yan, you need to pray. Kasi naman kung mag-pray ka, talagang si Lord hindi kanya pababayaan. So tama, you need yan to pray, and then you have always faith and always positive. Kahit man yung nakapalibot mo na mga employer mo is negative sila, lahat sila may mga ibang ideas for you kasi iba kang lahi eh. Pero you need to be positive and always pray na, alam mo, ang akin talaga yung first employer ko, pinipray ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng love. Kasi kahit hindi sila ka-love-love, pag hiningi mo yan ni Lord, bigyan ka ng love, maging positive ka at maging ma-love mo sila kahit ganyan sila. Yung talaga yung akin. Na, yeah. Kaya natapos ko yung 2 years ko. Nawala akong reklamo sa kanila. Kaya ganun. Diba ang tapang-tapang nating mga OFW? Yes! You need to be strong. Tapos ang ano-ano natin, isa pa ito, ang napaka-plastic natin, di ba? Yes. Yan! Super plastic tayo. Nasa bahay? Ay, okay kaya. Pero paglabas, ayun ako, 10% talaga. Sorry na lang sa mga hindi naka-experience ito. Pero talagang, ang hirap-hirap talaga, no? Yeah, that's reality talaga, yeah. Yes. Yan yung katotohanan. Mm-hmm. Kasi hirap naman kasi magreklamo ka dyan sa kanila. Kasi wala pa rin. Talo ka pa rin. Tama. Kasi sila lagi yung tama. Yes. Kasi kahit nakatama ka ng isa, tama talo pa rin. Ka pa rin. Sila pa rin yung tama. Yes. O yan. So yun nga, kailangan nating mag-adjust kasi tayo lang yung dumayo dito. Ganon. Mm. Pero hintayin natin na sila naman yung pumunta sa atin. You're right. Pero joke lang yan. Okay, babe, Baradang. So, ilipat naman tayo sa love, Baradang. Oh my God. Ngayon ba may God. You know,
May boyfriend ka? Wala. Wala. Walang umaaligid-aligid? Wala. Eh, meron. Pero wala. Wala. Hindi sila ano. Pero before meron na, no? Meron na. Yes. Meron na. Wala. So wala kang balak? Wala kang plano? No. No. Wala. Wala talaga? Wala talaga. Sige. Ewan ko be. Bakit? Pero wala. Okay. So, let's go to your ano family. Di ba malayo tayo? Di ba? Yes. So, family. Eh, paano mo naman na ano na... Ano mo yun? Paano? Balance? Oo, parang gano'n na kasi malayo ka, tapos yung family mo, ganyan, nandun malayo din sila. So, paano ka nakaka-move sa araw-araw na, ano, yun? Sila? Oo. Paano ko sila i-ano, i-handle yung ganitong, yung paano mo long-distance relationship? Yes, yung ganyan. Sa totoo lang is na, wala talaga akong communication nila ni Mama. Mm-hmm. No. Ang... Recently, ang communication ko talaga is yung anak ko at saka yung sister ko. Kasi sila talaga yung, they will find time na maka-chat nila ako. Versus sa mama ko at saka si kuya ko, parang busy sila, tapos si mama hindi naman marunong mag-cellphone. Si kuya marunong mag-cellphone, pero hindi niya talaga siya ganun. Kailangan mo talaga, ikaw yung, hello bro, yo bro, ganun. Siya yun. Pero, yung talagang communication ko ngayon is, yung anak ko at saka yung kapatid ko. Ano? Pero okay lang. Asa na yung father ng anak ko? Oh, yung father ng anak ko, nasa ano lang siya, paligid. Sa paligid. Paligid. So, di ba ba ano ka, yung, ano ba yun? Yung single mom ka, di ba? So, ilang taon ka nun, be, nung ano? Na-single mom ako? Oo, nung nakilala mo yung father ng ano mo, baby. Nakilala ko siya when I was 17 years old, if I'm not mistaken. You're too young. Yes. Mga ganyang ano, mga ganyang edad. Ano uncontrollable. Parang... Hindi. Ako naglalaro pa ako ng Jackstone yan. 16, 17, ganyan. Oo. Tapos nag-baseball pa ako, ganyan. Oh. 17 years old. Yes. Parang alam mo, pag 17 years old, yeah. Kailangan pa talaga siya ng ano guidance sa family. Ano yun, guidance counselor? Yes. Based on my experience, to all the kids na are teenagers, at the time na teens pa kay hanggang 25 years old, parang feeling ko talaga, my opinion talaga to, is you need parents to guide you along the way. Kasi fragile pa yung heart nyo dyan at saka yung kilos nyo dyan. Hindi kay, parang uncontrollable kasi kayo dati. Uncontrollable, yes. Uh-huh. Nag-go lang ng go hanggang mabuntis. Ganon. So, ano be? Ilang taon na nga yung anak mo ngayon? Yeah, she's turning 14. Oh, so dalaga na pala siya. So, kumusta naman yung relationship ninyong dalawa? Yeah, okay naman. Yun lang. I'm happy. You know what? Just this year, happy talaga. Diba be, umiikot ang feeling mo parang rocking chair na rin siya. Wow, okay. I'm so happy because this year lang talaga yan na nagka-phone na siya. Magano talaga siya be every morning, lunch or kung ano. Mag-chat siya, hi ma, good morning, kumusta, anong kinakain mo, mga ganito, mga ganyan. You know what? I pray for that long enough. Nasabi ko, Lord, gusto ko talaga yan. Yung friend ko na may anak, Lord, gusto ko yung ganon. Sabi ng mga anak niya, hello, Mother Earth, kumusta? Gusto Mother ko yung mga ganyan. Gusto ko yung mga ganyan. Yung close yung, sila, no? Close sila sa mga... Mother Earth, may crush ako, ganito, Mother Earth. Gusto ko yung mga ganyan. So, pinipray ko, Lord, gusto ko maging ganyan yung anak ko. And now, here's 2021. Ganun na. Happy na talaga siya sa buhay ko. Happening na talaga siya. In. So, I'm so happy na because of, you know, internet and everything. So, nag-ano na rin siya, Ben? Nag-open na rin siya ng mga crush-crush niya, ganun? Wala. Kasi ayaw niya. But, ewan ko lang kung meron siyang crush or whatever. Alright. So, sana all may baby na. Yes. Okay. So, let's go to ano naman, Ben? Anong hobbies mo? Anong hobbies? Oh my god, hiking. Oh yeah. Yeah, exploring, adventure, all those. Yes. That's my hobby. So, mula nung ano, kailan ka pa nag-start mag-hiking? Yeah. Since unang amo ko, babe. Since unang amo. Okay. Kasi hindi ako mabuhay nang diyan lang sa park. Ano yung ano, babe? Ano yung pakiramdam mo, 'di ba, pag nag-hike ka, 'di ba? Pagod-pagod, ganyan.
Yes. Tapos, yung feeling mo talaga is pagod-pagod ka. Pero pagdating mo dun sa top talaga, it's over... Well, may overwhelm ka dun sa taas kasi yung view, 360 view, birdside view, view, view. Oh, ganun, diba? Tapos selfie dito, selfie doon, ganyan-ganyan. Yes. Ganun. Worth it naman. So matagal-tagal ka na din nag-hike, no? Yes. Kasi ako nag-start ako last year lang eh. So, mahigit one year pa lang ako nag-hike. Mm. Yeah, pero doon be, ano yung pinakamadali mong hinike? Madali kong hinike? Oo. So saan? Far? Saan? Yeah, saan? Since siya? Before hanggang ngayon? Yes! Oh my God! Before nandito ka pa. Yeah. Ewan ko be kung asan doon, maybe? Mga short hike, ganyan siguro, no? Mm-mm, yung short hike. Ano naman lately short hike natin? Oh. Asan tayo? Parang Dragon's Back short hike, pero hindi ba init yun? Short hike mo na yun. Mm. Ayaw mo yun, mainit kasi nun. Mm-mm. Oo, pero nung nag-hike kami doon, ano siya? Pa-winter na siya, kaya mahangin. Ah, marami akong magagandang, kasi first part of Hong Kong na pinaka-love ko is Saigon talaga kasi bot malibot-libot ko dyan. Ayan, Saigon. Saigon talaga. Sa ang part yan sa Saigon, be? Marami ba nandiyan, be? Maybe I will just say yung pinakamataas kong hike na grabe yung... Oh, so ito yung ano, yung pinakamahirap na hinike mo? Pinakamahirap? Oh, saan? Oh my God! Saan? Yeah, si Crouching Dragon talaga. Crouching, yun, grabe yun. I am not prepared for that kind of hikeners. Oh. Yun, be. Yun, just yung bakong sunod. So ano mo doon? Ano yung talagang naramdaman mo na... Alam mo yung feelings ko na I need to be strong, pero deep down in yourself, mamatay na siguro ko. Kasi alam mo yung pray ko, Lord, please, this is not my last time, Lord. Kailangan ko yung mapunta dyan, Lord. Yun talaga. Yan din yung isang pangarap ko na puntahan, Crouching Dragon talaga. Pero alam mo na, wala na ba akong ano, ganyan-ganyan. So, no. Kailangan ko pa rin ng mga... Shout out, Eskiri. Dalhin mo siya doon. Eskiri! Yeah. Okay, shout out nga pala kay ano, before tayo magpatuloy. So, Sunil Explore! Yes! Baby ni Tazi! How are you? Baby ni Tazi, okay, enjoy lang yun sa tayo ngayon. Okay, dahil hindi kami natuloy, so dito kami bumagsak. I am Madeline. Yes! So, si Roxy Abueva. Yeah! Ayan. Si Roxy Abueva. Okay. So, meron pa akong isa na isa-shout out ko kasi nag-request siya sa akin. Oh. Oo. So, mamaya, hanapin ko muna. So, be, ito, ang deadliest hike mo ay saan? Deadliest? Oo. I have two. Oo. Oh, Crouching at saka si Paco. So, dalawa talaga sila. Mm. Ang hirap, no? Anong mga feeling mo ng mga panahon ay, Diyos ko, be, yung feeling ko, kung alam nyo lang, pero pass if lang akong okay, pero di na talaga okay, be, as in nyo. Yung ito na talaga ba? Mm-hmm. Ang natakot ako doon sa Crouching Dragon is, hindi pa kami nakaangat doon, yung batong nahulog. Tapos nagbitso talaga siya doon sa juice na, yung juice na butas talaga. Tapos naisip ko yun siya, well, bakit kami, paano pag sa amin yun, isa sa amin na tamaan doon, di ba? So yun, pinaka-risky talaga yun. So wala naman yun. Thankful talaga. Tapos sa ano naman, sa Paco Cave. Ayong ang scare ko sa Paco Cave is wala talaga yung lubid. Yun ang pinaka, yun talaga main concern ko. Wala tayong lubid. Tapos alam mo yung mga bato is, ano siya, seawall kasi siya. Ibang seawall sa rock wall. Uh-huh. Ang seawall is so rough and you don't know na sa bato na kung okay ba to? Kaya ba ako nitong i-hold? Ganon. Yun ang takot ako. Baka kasi pag diba, hawak ko. Magalaw-galaw siya. Yun, tapos ang bagsakan mo is nakasunod. Bato din na mga ano sharp oh, yun oh. Yun ako, yun ang talaga yung concern ko doon, walang takot, no? Lalubid, pero we made it. Yes, we made it kasi magkasama kami nung time na yan. Yes. So, appear tayo dyan. We made it. Ayan, so alam nyo guys, mahirap din mag-hike, no? Kasi dapat naisip mo na yun eh, paano kung malaglag ka doon, ganyan. Yes. Paano kung hindi safe. Yes. Kaya yung mga family namin sa Pinas is nag-aala rin sila. Yes.
pinapagalitan din kami, bakit kasi pabalik-balik kayo dyan, ganyan-ganyan. So, pero hindi naman kasi nila alam yung feeling na pag nandun ka na sa taas, na-achieve mo na talaga, nandun ka na, nakikita mo na mga view. So, ang sarap sa pakiramdam. Yes. No? Parang nakaka-relax, relaxing. Ganyan. Yes. Diba, guys? So, before we end, guys, check our out content for today, shout out ko muna yung aking kaibigan din, Aisa. Shout out Froylan Asian Cakes. Ayan, sabi niya, ayos bro, ganda ng tato mo, simple lang tingnan. Pa-shout out naman. So, yehey, shout out. Yes. Shout out, guys. Ayan. So, huwag niyong kalimutang mag-like, yeah, share, and subscribe din kung hindi don't forget to not to skip the ads. Okay, so Tessa Harry Young, yeah, please visit, ayan, my channel also, yeah, mm-hmm, if you have time to ring. Okay guys, so that's all, and thank you, God bless you all, see you again.